Magandang araw po sa inyong lahat dyan, sa ating mga viewers. Ito po si Ninyo Puertes, ang author sa ating vlog, Young Farmers. Ang aking i-share ngayon tungkol po sa dahon ng papaya, kung ano po ang pwedeng nating gawin nito. May isang alternative po na pwede natin gawin pang lunas sa ating sakit sa katawan, lalo na kung ikay mukhang mahapdi yung tiyan mo. Ayan, ang gagawin mo lang ay kuha ka lang nito ng ano, yung dito sa dulo niya, yung dahon niya. Ito lang yung kukunin mo, yung kahit isang dahon lang, at ilagay mo sa mug, yung sa tasa, yung baso, at saka lagyan mo ng mainit na tubig dun sa baso mismo kung saan mo ito inilagay. At saka pag maaligamgam na o mainit-init pa, pwede mong dahan-dahan na inumin. Pero maghanda ka lang ng ano, ng white rabbit na candy, dahil iba talaga ang lasa niya, baka hindi mo makayanan at makapagsuka ka. So mas maganda rin kung meron kang honeybee, ano, yung gagamitin mo pang patamis sa iyong dila para hindi ka masyadong masusuka dahil sa ibang lasa ito. At ito yung ginagamit ni ng ano, yung mababa ang platelet, lalo na yung may sakit na dengue. Ito yung pwede mong gamitin upang panlunas at pabalik ng platelet mo, dahil ito ay isang mabisang pwedeng magamot sa ating katawan, dahil ang lasa nito ay medyo mapait, mga 10 beses ang pait niya kaysa paliya. So pwede rin natin itong gamitin pang depensa sa mga may diabetes ito. Pero kadalasan tested ko po itong nagamit, yung nasakit, yung masakit yung tiyan ko, ito nagkuha ko ng isang maliit na dahon dun sa dulo niya at inilagay ko dun sa baso. At pagkatapos, pag mga 2 minutes, medyo hindi na masyadong mainit, yun, dahan-dahan kong ininom, at yun, totoo, nawawala yung ano, sakit ng tiyan ko. Ito yung papaya, kadalasan madali lang itong itanim at tumubo kahit sa ating mga bakuran. So kung meron ka nito sa iyong bakuran, huwag niyo po basta-bastang putulin o pabayaan, kundi mas dapat nating alagaan ito, dahil pwede itong makakatulong kahit nga sa kanyang bunga. Ito yung mga bunga na mga malalaki na pwede nating gamitin sa may sakit na tonsil. Ito yung kadalasan noon pa ginagamit ito, ang bunga niya, para sa panlunas sa may sakit na tonsil. Kailangan nating maging mapanuri at kailangan din nating maging may kaalaman para madali tayong makakita ng panglunas sa anumang sakit na ating naranasan, lalo na sa ibang mga tao na hindi pa alam nito na ito lang pala ang pwede nating gamitin upang panlunas sa iba't iba nating mga sakit at karamdaman, lalo na sa sakit ng tiyan, sa sakit na may dengue. Pag may dengue ka, ito, gagamitin mo to, ilagay mo lang sa tasa, yung sa baso. Pagkatapos, lagyan mo din ng mainit na tubig, yung kumukulo na tubig, para mas maging maluto siya
sa init na tubig at inumin mo. Uulitin ko, pwede ito gamitin sa may sakit na tiyan, may sakit na ano, dengue, pampataas ng platelet, yung mga parang naguguluhan na sa kanilang pag-iisip dahil hindi talaga basta-basta magkasakit na wala tayong pera. At lalo na ngayon panahon ng pandemya, hindi tayo basta-basta makapunta ng doktor dahil marami pong mga pasyente doon na nagka-COVID. Kaya mas mainam kung alternative po ang ating gagamitin na mga herbal nga nandito lang sa ating mga bakuran o kahit saan nga makikita natin ito, kusang tumutubo at hindi mo naman ito, kahit hindi mo ito aalagaan ng maigi, tutubo lang ito. Ayan, tingnan mo. Ayan, sana ay may nakukuha kayong aral sa bidyong ito at para po makatulong tayo sa ating kapwa, paki-share naman ng bidyong ito para tayo ay makatulong sa iba't ibang mga tao na may mga karamdaman at sa mga taong hindi pa alam kung ano ang lunas sa kanilang mga sakit. Kasi importante po na meron tayong kaalaman patungkol po kahit sa mga ganito lang na mga paraan na makatulong tayo. At ulitin ko, paki-share at huwag kalimutan na i-like ang ating page sa Facebook at saka paki-subscribe naman dyan sa ating YouTube channel. At sana pagpalain po tayo ng ating Panginoon na may kapal, Panginoong makapangyarihan. At sana bago tayo uminom nito, mag-pray muna tayo para may malaking tsansa na tayo ay gumaling sa ano-ano man na klaseng mga sakit na ating nararanasan sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ng pandemic. Sa panahon ng pandemya. Sana po nagustuhan nyo ang bidyong ito kahit sandali lang tayo nagsama-sama. At saka huwag nyo po kalimutan na i-click yung notification bell para updated po tayo sa anuman na gagawin nating video dahil marami pa po tayo na gagawing video patungkol po sa herbs, sa herbal na pwede nating alternatibong gagamitin upang makatulong sa ating sarili, sa ating katawan at sa ating mga kapwa po, tao, sa mga kapitbahay, minamahal po natin sa loob ng ating bahay. Sana pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po. Bye-bye. God bless. Thank you. God bless po. Bye-bye.